Welcome back on Cinema News, Alessandra De Rossi. Uy, hello naman Bianca, ano na? Siyempre gusto ko namin i-congratulate sa iyong Gawad Urian Best Actress Award. Napakaliit na bagay. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Oh, ano nila yung yun? It happened. Charot. Doon nagsalita yung mga pelikula ko. Parang yun yung feeling na hindi naman importante sa akin na nanalo. Of course, sa totoo lang, aminin na natin, napakagaling, napakagandang manalo kasi tumataas yung talent mo. Charot. So, paano ba to guys? Nakadalawa ako sa bahay. So, pwede ba? Plus 200 na to. Ganon. 200%, di ba? So, yun. Pero, siguro sa dami nga ng pelikula ko na maaayos naman yung mga pagkakagawa kasi nga, piling-pili talaga yan eh. Feeling ko sila yung nagsasalita more than isang award, dalawa, tatlo. Very well-deserved itong Gawad Dekada Award kasi parang feeling ko ito yung official confirmation ng paniniwala ng marami sa atin na ikaw talagang isa pinakamahusay na actress ng ating henerasyon. Super deserved na deserved. So, would you say na pagkatapos nga ng taon na to, back-to-back awards, mag-iiba ba yung way mo of choosing a project or pressure to take on a project? Lagi naman akong ganun. Parang hindi naman na-shake yon. Parang kahit nga, eto, pandemic, yung ganun, yung gusto-gusto ko na mag-work, pero parang minsan, hindi nakakatulong sa filmography ko. Mas ganun. So parang, oh, sino ba kasama? Hindi naman ano yun. Siyempre, kailangan, di ba, as a whole. Yes. So, hindi ko na rin alam ngayon. Siguro nasa point ako ng matutulog muna ako. Hindi naman ako si, ano, yung parang beat, always beat the last project. Hindi naman ako ganon. Kasi minsan bigla gagawa ako ng commercial, tapos bigla gagawa ako sobrang indie. Depende naman siya talaga. Pero, wala eh. Kailangan maging choosy talaga. Sorry talaga sa lahat. Yung minsan kasi may mga tumatawag sa akin na parang, Alex, ito, may producer ako. Yung, oh, hindi importante may producer ka. Ang importante, ano yung project? Yeah. Hindi, akala nila minsan yung basta-basta lang ako, basta may pelikula go. Hindi kasi talaga ako ganon. It has to be worth my time, my energy, and it has to have at least a message na, alam mo yan, kahit taon na yung dumaan, mahalaga pa rin, parang ganon. Sa puntong ito, lalong-lalo na pandemya pa rin, kakaiba ang shooting conditions. And you said gusto mo munang matulog. Ano sa tingin mo yung makakapagpa-yes sa'yo sa isang project? Sa buong pandemic na to, isang beses lang ako nagbuwis buhay para kay Empoy. Nakarating ako ng France, nakarating ako ng Baguio. Alam mo yan, yung sabi ko, grabe ka Empoy, sa'yo lang ako willing magbuwis buhay. Alam mo yan? yung ready ako, yung parang nandun ako sa France, wala nang mask yung mga tao, hindi mo ma-feel na may pandemic. Walang threat na ganun. So parang, chill-chill ka lang, wala na may dalang alcohol, tapos parang natitingin kami ni Envoy, parang poy, huwag dito ba tayo namatay sa France? But, yeah, it's kay Empoy pa lang, and tingnan natin kung sino susunod. Paano yun, working with Empoy again, kasi napaka-iconic nga ng kita-kita. Ano yung nasa isip mo, especially yung nga, very meticulous ka sa mga proyekto na gagawin mo. Conscious ka ba na kailangan iba dun sa kita-kita, or okay lang na kumikerry over yung mesh ng characters ninyo? Yung walang kaparis kasi kaya ko siya nagustuhan. Acting piece siya talaga para sa aming pareho. Yung it's not kita-kita. Yung kita-kita kasi parang, yun yung pa-cute-cute. Yun naman yung parang launching nung dalawa na no one thought na mag-hit eh. Kung alam ko lang, di ginalingan ko pa, di ba? Ay, ang galing-galing mo doon. Kaya nakatatagat mo lang kami manonood eh. Yung ganon. Pero syempre, dito sa kita sa Walang Kaparis, naramdaman ko yung shift. Yung from comedy, rom-com to drama talaga. Yung wow, sabi ko, hindi kaya ni Empoy. Charot. Yun. So, okay din ako na medyo magkapareho. Kasi ang cute naman din, kunyari, pag follower ka ng isang love team,
pag nakita mo yung pagkapareho sa film na nagustuhan mo, natutuwa ka rin naman, di ba? Para may homage ba yung may gano'n. Yeah. Meron din naman, for sure. Nakita ko naman sila. Pero nakita ko rin yung shift. Mm-mm. And you mentioned nga shooting abroad, dalo na sa pandemya. I'm sure nung nandun ka abroad, naramdaman mo yung mas may freedom, gumalaw, less fear. Kamusta? Kamusta yung experience? Sunod-sunod yun. Punta ako ng LA para i-promote yung may Amanda kasi nandun si Piolo. And then dumiretso ko sa amin sa Italy. And then France. Parang 3 months kong naramdaman yung wala palang pandemic. Ganon. Tapos pagdating ng Manila, pagsakay pa lang from the airport sa Doha, naka-face shield ka na. Pabuntang Manila. Seryoso, sabi ko. Alright. Oo, parang yung, guys, may pandemic. Subscribe to Cinema's YouTube channel for the latest, hottest, and most controversial showbiz updates on Cinema News.